Hello, I'm Benrick Aristo and ito yung partner ko, si Dana. Hi, I'm Dana and kami ang owner ng Sujin Takoyaki. And today, bibigyan namin kayo ng tips kung paano magpatakbo ng takoyaki business. Tara! Yung location po namin dito sa Barangay 173, North Caloocan, in front po of UCC. Parehas po kaming work from home. We are working 10 p.m. to 6 a.m. And then itong business namin is sideline namin. Yan. And we're working, work po namin is virtual assistant. Sa gabi, graveyard shift. So, ang client namin is US-based. So, kaya panggabi yung oras ng work namin. So, pag umaga, ito naman yung binibigyan namin ng attention namin. Yung takoyaki business namin. So, yung mga tao naman namin, alam na nila lahat kung saan binibili yung supplies, kung paano pinapatakbo yung negosyo. So, from the start naman sila na yung tao namin. Kaya halos wala na kami masyadong inaasikaso dito. Yung management na lang talaga, and then yung improvement ng shop. Actually, magti-3 years na kami this April. April. So, nag-start kami during pandemic, April 2020. Bago kami magtayo ng takoyaki business, nagtayo kasi ng milk tea shop yung brother ng wife ko. And then nag-isip sila, ano ba yung magandang i-partner since maganda yung location. Kasi yung location namin, napapalibutan kami ng schools and church. And then mahilig kasi kami ng wife ko sa takoyaki. So naisip namin, what if takoyaki na lang? Tapos naghanap kami kung ano yung pinaka magandang ingredients, ano ba yung pinaka perfect na lasa. Since kami dalawa, alam namin kung ano yung masarap na takoyaki. And then nung nag-come up na kami, doon na kami nag-start, ano ba yung dapat na price, ano ba yung mga tamang flavor na ilagay natin para makilala tayo ng tao kung paano tayo papatok. So, punta na tayo doon sa area natin para mapakita namin yung preparation, kung paano mag-prepare ng takoyaki. So, nandito tayo sa area ng takoyaki kung saan tayo nagluluto at nagpe-prepare ng takoyaki batter. So, from the start, meron tayong flour, egg, and soy sauce. Tapos water. So yung apat lang na yan yung main ingredients natin sa paggawa ng takoyaki batter. So yung crew po namin, si Clint Andrew. So siya, yan po yung pinaka-cook namin dito. Pag rest day din po ng cashier namin, siya din po yung gumagawa. So all around din po siya. So first step, maglalagay tayo ng 3 liters ng water sa pot natin. After maglagay ng 3 liters ng water, maglalagay tayo ng 1 kilogram ng takoyaki flour. So, after nun, maglalagay tayo ng 5 pieces ng egg. Mix lang natin, make sure na natunaw lahat ng flour para hindi siya mag-flocculate or magkaroon ng buo-buo. Para hindi siya maglalasang harina pag niluto na yung takoyaki. Nagkakaiba lang po dun sa dami ng water, dami ng egg, and dun sa pinaka-flour po na ginagamit. Yun po yung nagbibigay ng difference sa ibang takoyaki seller. So yung flour po namin, homemade po mismo. Kami mismo yung gumawa, kami mismo yung nag-formula. Ano lang po, all-purpose, wheat flour, and then pampalasa, minsan dashi, ganun po yung nilalagay nila. Then soy sauce po, tsaka egg. Ang pinaka-common po dito sa Pilipinas is yung all-purpose. After po niya, nilagyan po siya ng soy sauce para mag naluto po siya, medyo golden brown siya. Pag na-mix na po siya, ready na po siya gamitin para magluto. So tapos na yan? Yes po, yan na po yun. And then kada may order, imimix mo lang kasi nagsasettle siya agad. Nag-stay po siya ng maghapon. So, kahit yung opening namin hanggang matapos kami mag-duty, pwede po siya. Then, after mo
Pag gagamitin mo na, mix mo lang ulit kasi hindi naman siya napapanis. Nagsisettle lang talaga siya. After nun, pwede na tayo mag-proceed dun sa pagluluto ng takoyaki. So, meron kaming octopus, bacon and cheese, crab and corn, scallops, and shrimp or ebiyaki. And then, meron din po kaming add-ons. Ayun naman yung on-tops namin. So, ang ginawa po kasi namin, magkakaparehas na lang ng presyo, kada flavor. And then, 11 pieces sila lahat. And then, nag-add na lang kami ng add-on. So, pag gusto nila ng mozzarella cheese, cheese melt or cheese bomb kung tawagin, and pork floss, nag-offer din po kami nun. So, yung first po, make sure na mainit na yung takoyaki pan natin bago natin gawin yung takoyaki. And then, maglalagay tayo ng konting oil para hindi kakapit yung pinaka-butter natin. Yung work ko dati sa company, packaging company siya, ano ako doon, assistant manager. So, ayun, nag-work ako from 12 hours nung una, then naging 8 hours. Then, magkakaroon kasi kami ng baby ng wife ko. Manganganak na siya. Doon kami nag-decide, since okay naman yung work niya, halos same din naman kami na nagiging sweldo, what if mag-work from home na lang din ako, at least 24/7 na babantayan ko si baby. So, ganun yung naging decision namin. And then, nung last July, nag-resign na ako. Then, mas naging focus ako dito sa business. Nakapag-add kami ng bagong flavor. Nagkaroon kami ng bagong add-ons. And then, mas naayos namin yung shop. Sabi kasi nila, pag takoyaki, dapat Japan. So, dun nga nag-originate yun. Though, sinearch ko, ano ba yung, paano ba nag-start yung takoyaki? Ano ba yung main ingredients? Then, marami naman tutorials kung paano gumawa ng takoyaki butter, takoyaki sauce, ano-ano yung mga dapat na ingredients na gamitin. So, yun, nag-source out kami. Nung makuha na namin yung tamang formula, bumili na talaga ako ng lutaan. Kasi yun yung pinaka-ano, hindi ka makakapagluto ng takoyaki kung wala kang takoyaki pan or takoyaki burner. So, dun ka mag-invest. Meron naman tayo nabibili sa mga sellers natin na mura lang, pang startup lang. At as much as 150 pesos, parang ganun. Yung 400 pesos, marami ka na mabibili na trial pack. So, para dun ka lang magpa-practice, pag hasa ka na, bili ka na nung talagang lutuan ng takoyaki, yung pinaka-burner. So, ganun lang po kami nag-start. Then, nung nag-opening na kami, nag-prepare na kami. So, kami lang nung wife ko yung nag-start. Then, hindi namin ina-expect na sobrang dami nung o-order. Sa bahay lang kami. And then, yun, kinaya naman. So, parang napakadali lang pala ng business ng takoyaki. Kasi kami lang nung wife ko, may work pa kami. Pero kinaya namin. Ayan. So, pag mainit na po yung pan natin, ilalagay na natin yung takoyaki butter. Octo bacon. So, half-filled lang po muna siya kasi lalagyan mo siya ng flavors niya. Yung flavors niya, ilalagay mo sa mismong gitna para hindi siya nakalabas. And then, para kumapit siya. So, ayan, maglalagay tayo ng octopus. First flavor natin is yung octopus. Ang naging investment lang po namin is yung burner na dati around 4,500. So parang yung ibang ingredients, yun na po yung nasa 6K, parang gano'n. Pero kung talagang small business lang muna yung gusto mo, bibili ka lang muna ng takoyaki pan, parang around 200 lang siya. So makakalas ka na halos 4,500. Kompleto na po yun. Kasi yung mga flavors, around nasa 400 to 500 per kilo. And then tigwa 1 kilo lang muna yung kinuha namin. Kasi i-check pa namin kung magbubumba or papatok. Ayun. Nung nakita namin na nag-okay na, doon na kami humiram namin ng pera talaga para mag-invest pa, para mas mapag-stock pa kami, para makuha namin siya ng wholesale price. Ayun. Tapos lalagyan siya ng benisyoga or kung pickled ginger kung tawagin, para mawalain lang siya ng octopus. Doon siya para dun sa octopus. So, sir, yung 10K, yun ay home-based. Tama ba? Yes po. Kasi wala pa pong bayad yung upa noon, tsaka yung pwesto.
And then, wala pong bayad yung tao since kami naman po nag-start. Actually, nag-start talaga kami sa bahay. Doon kami nag, nagsimula na magtayo ng store. Yun. Tapos, nung pwede nang lumabas yung mga tao or pwede nang mag, ano, medyo open na, tsaka na kami naglumabas dito. Ayan. Tapos, hintayin lang po natin na medyo mag-crispy yung ilalim para ma-start mo na siya maikot. So, yung pag-iikot ng takoyaki, yun yung pinaka-skill na dapat mo matutunan. Kasi, yun yung pinaka-thrill dun sa paggagawa ng takoyaki. Yan yung talagang pinapractice mo muna dapat bago ka mag-start ng business. Medyo umaalsa na po yung pinaka-butter niya. Kung mapapansin niyo yung mga gilid. Yung takoyaki po namin, meron kami 5 pieces, 50 pesos. 11 pieces, 100 pesos. 28 pieces, 280 pesos. And then 56 pieces, 500 pesos. Pangmasa, parang ang naisip kasi namin ng wife ko, ano ba yung dapat na premium, dapat hindi magbabago yung lasa. Dapat pag natikman ng mga galing Japan, masasabi nila na talagang authentic to, galing Japan talaga to. Yun yung nung nakuha na namin yung lasa, ano yung pwedeng pinakamababang presyo na ibigay natin para makasabay tayo sa market. Kasi yung target nga na masa namin is students, tapos yung mga nag-church. So, doon kami sa pinaka-budget friendly. Kaya yung pinaka-profit namin, hindi namin hinahabol yung sobrang laking profit. Ang hinahabol namin, yung masarapan yung tao, babalik sila ng babalik sa amin. Hanggang maging suki na namin sila. Around 600, 500 to 800 takoyaki balls yung nagagawa namin daily. Sa Boko Or po, halos kasabay po namin yun. Kaka-open pa lang namin, nag-franchise na siya. So, parang pa 3 years na rin po siya this year.
And yung ano, nakakatuwa kasi sa Bacoor, Cavite, yung pinaka-franchisee is umorder muna siya sa amin from dito sa North Caloocan. Pinalalamove namin hanggang Bacoor, Cavite para lang matikman niya. And ayun nga, nagustuhan niya. And wala nang sabi-sabi, nag-franchise na siya agad. Yung startup package namin, meron kaming 7,500 up to 22,000 peso. Ano naman po siya, lahat na po ng materials. Ang kagandahan po sa package ko, parang tatanungin ko kayo, magkano ba yung budget mo? And then ako na yung bahala mag-adjust kung ano yung mga gusto mong flavor, adjust natin kung saan papasok yung budget mo. So hindi ka dapat mamroblema, basta may pang startup ka na, mag-message ka lang sa amin, kami na yung tutulong sa iyo kung paano natin papaganahin yung business. Kasi parang nag-start din po kasi kami na ang liit lang ng capital namin eh. So iniisip ko, bakit yung ibang franchise packages, fix siya, bawal baguhin, pare-parehas naman tayo na gustong kumita or makatulong. So kami, para mas matulungan namin yung pinaka gusto mag-franchise sa amin, kung magkano budget mo, tayo bahala. Turuan kita, alamin ko kung ano yung target market mo, gawin natin kung ano yung mas papatok na flavor sa'yo, then tsaka tayo mag-start ng business. Kasi ano po, mas na-encourage namin yung pinaka-franchise na sa amin siya, ano, kasi parang nagiging hands-on kami, tapos yung tiwala nila, nabibigay nila sa amin kasi napapansin nila na talagang tumutulong kami sa kanila, na gusto talaga namin na mag-grow sila. At the same time, kami na rin po yung gumagawa kasi ng sauce and nung takoyaki butter. Parang yun din po yung pinopromote namin. Kaya kami po yung nag-a-adjust sa kung magkano yung capital na kaya nilang ilabas para maka-start ng takoyaki business. So yung profit namin sa ngayon, nanggagaling siya, yung pinakamalaking profit na pinanggagalingan is dito sa shop namin. Since yung maganda yung nagiging takbo ng business, and then since nag-start pa lang kami magbenta ng supplies, siya na yung sumusunod, parang maganda yung nagiging ano. Kasi kahit non-franchisee, nagbebenta rin kami, yun nga lang sa mas mataas na halaga. And then yung mga franchisee namin, sa ngayon kasi 4 pa lang yung branch natin, so pag dumami, hopefully, mas maging okay yung profit dito. So yung pagluluto po ng takoyaki, nasa 10 to 15 minutes bago siya maluto. And then, ayan na, iikot na niya para mas maging fine na yung pagkabilog niya. Nasa 1 week din po. Bago siya gumaling ko ah, yung marunong lang, one day marunong ka na eh. Yung para maging ganyan kabilis, ayan yung para nasa 1 week bago mo siya matutunan. So talagang inaaral mo siya, hindi siya yung parang one day lang magaling ka. Pag nakikita po namin na hindi siya ganung kalaki or kabilog pa, so ire-refill pa namin siya para mas ma-sure namin na yung pagkabilog niya pare-pareho. Para ma-serve namin na talagang malaki po yung pinaka-takoyaki balls. Ayun po, sa supplies, meron kaming binebenta na sa takoyaki sauce. Pag retail, 550 per gallon. Pag wholesale, 500 pesos per gallon. Then sa takoyaki flour po, 100 pesos per kilo. Ayan po. And then sa ibang supplies po, meron din po kami. Then mag-message na lang po sa page para masend po namin yung buong list po, ng price list namin. So yung pinaka-final touch po, lalagyan siya ng oil para mag-golden brown at saka maging crispy. So nag-start kami, syempre yung mga kamag-anak muna. So posting dun sa mga messenger group. Ayan, dun sa mga messenger group, nag-posting kami dun. Then posting na, gumawa na kami ng Facebook page kasi parang yun yung pinaka-mabilis. Tapos nag-try kami mag-boost. And then sa ngayon kasi ang dami nung parang pinaka-Facebook page ng mga online sellers. So doon ako nagpo-post, nag-share hanggang sa makilala, hanggang sa madami na yung mag-order online. And then makilala na, unti-unti ka nang papasukin ng tao, pupunta ka na ng mga walk-in clients. So online talaga kami nag-start kasi parang sa ngayon yung online na talaga yung pinaka-mabilis na kumita eh. Actually yung day one namin, nag-post lang kami na meron kaming takoyaki and then hindi namin ina-expect na yung day na yon kaming dalawa lang, 55 boxes na yung orders namin. So
grabe, nasa loob lang kami ng bahay noon kasi nga first day, hindi pa namin nilalabas. So yun, kinabukasan nagkasakit siya. Hindi niya kinaya yung pagod kasi siya yung nagluluto, tapos ako yung nag-garnish. Yung after niya, nilalagyan na nung Q-Pie, tapos nung Bonito Flakes. Okay, ikot mo. So yung isa sa binabalikan ng tao doon sa takoyaki namin is sobrang crispy nung labas niya, and then yung loob niya kasi hindi naglalasang harina, talagang soft yung pinakaloob niya. So yung upa namin dito is 9,000 monthly, and then nagbabayad kami ng kuryente, 3,500 monthly, and then tubig, 1,000 monthly. So yung nagiging cost namin dito sa pwesto. Yeah. Hiwalay pa yung sweldo ng tao, kaya medyo malaki din talaga. And then, kahit pa paano, nasusurvive naman namin kasi madami namang customers na bumibili. Malaki po ito para sa takoyaki. Kaya naman po namin pinalakihan din para mas nakakainganyo din kasi yung parang magugulat sila. Oh, takoyaki lang pero ganun kalaki. And then, yung since yung ibang supplies po, dito na rin namin ini-stock. Dito na kami nagpe-prepare ng butter namin. Then, yung garnishing. So, minaximize ko na kung ano talaga yung area na binigay sa amin. Ilagay na namin. And syempre, mas convenient din sa mga staff namin na mas nakakaikot sila, hindi yung parang hirap kumilos. Kasi syempre, mainit na yung niluluto eh. So, kailangan yung paligid mo medyo maaliwalas or malamig para hindi naman masyado silang masuffocate sa usok, sa init. Kasi parang in-encourage kami na, oh, may milk tea na hanap. Mag-isip kayo ng something na makakaparehas or yung kapartner niya na parang papatok. So, naisip talaga namin takoyaki. Minsan kasi parang ang hirap na takoyaki lang, na walang kasamang drinks. Kasi hahanapin, oh, may drinks ba kayo? Siyempre, parang yung iba, mas prefer na yung milk tea, ganyan, or fruit tea, instead na yung wala ka rin mai-offer na drinks. So, after maluto, ilalagay natin yung 11 pieces sa box. Ano namin ang promo is 10 plus 1. Ang pinakatawag namin sa kanya, 10 plus 1. So, 11 pieces. Then, lalagyan natin siya ng... Ayan po, yung ginagamit namin pang garnish, yan po yung sinasabi namin na kaya naging authentic din yung ano namin. Is talagang Japanese mayo po siya. Yung Ainori powder. And then yung togarashi. So, puro Japanese flavors po talaga siya. Para ma-ensure lang natin na authentic talaga yung masaserve na takoyaki. Then, lalagyan natin ng add-ons. Isa po ito sa add-ons na in-offer namin, mozzarella. Tapos after po niyan, ito torch naman siya para mag-melt talaga yung mozzarella. So, meron pa po yung octo naman po. Tapos add-ons din po na cheese bomb naman po. So after po ma-torch yung mozzarella, nalagyan naman siya nung tinatawag na bonito flakes o yung tuna flakes po. Mapapansin nyo, medyo gumagalaw-galaw po siya. May pa nagre-react siya sa init. So, after nyan, ready na po siya i-serve. Then yung octo naman po.
parang in my opinion na needed na may cassette nurse si Takoyaki. And meron kaming inopen na franchise before sa ibang lugar, kaya lang hindi siya nag ano, hindi siya naging successful. After ilang months, 3 months, nag-close na kami kasi yung in-expect namin na kasi parang sa tingin namin madaming tao eh, pero hindi masyado siyang napansin kasi Takoyaki lang siya. And then dinagdagan namin siya ng fruit tea, kaya lang syempre parang masinahanap pa rin ng tao yung milk tea. So yun, so after mga 3 months, medyo nakita namin na hindi na siya nagiging profitable, na parang mas okay na i-close na namin siya. So give up namin yung place. So hindi naman talaga na parang every Takoyaki business is magiging successful talaga eh. So siguro ito sinuwerte lang din kami kasi hand in hand with Mahiwaga, and then yung support din ng family. Lesson learned din namin yun na kasi medyo naging aggressive kami na nakita namin na itong place na to open siya for business eh, na pinaparent. So on that day ginarab namin na hindi namin masyado pinag-isipan na hindi namin na ano yung market, pero may market eh, pero siguro dahil tago lang din yung napuntahan namin, hindi maganda yung nakuha naming pwesto. Kaya hindi naging successful yung branch na yun. Pero on the brighter side, mas nag-focus na lang kami dito na yung full energy namin, yung ano namin, dito namin talaga inano. Parang itinuon dito sa branch, sa main branch namin. So nag R&D kami ng mga ibang flavors nang pwedeng pumatok sa na para sa Takoyaki. And isa sa mga tips din namin, yung sauce namin, kung mapapansin nyo, naka-separate siya. Nung pinaprepare namin, hindi namin binubuhos yung sauce sa pinaka-takoyaki kasi gusto namin na parang pag na-receive siya nung customer, is tsaka pa lang nila ilalagay para matansya nila yung dami nung sauce na gusto nila. And also at the same time, para yung takoyaki natin hindi siya malabsak, na makuha sila na crispy pa rin. Nandun pa rin yung texture niya. Sauce. Yan. Actually, dapat bago mag-start, dapat naka-prepare na yung madaming sauce. Meron po kaming sariling rider. Isa din po yun sa nagpaganda nung pinaka-business namin. Kasi meron kaming sariling rider together with Mahiwaga para kahit ano yung malapit dito sa area namin, madedelivera namin sa minimum lang. Mas mababa pa syempre dun sa mga delivery couriers na meron tayo. Actually, old school pa kami kasi naka-notebook and pen lang kami. So, ayun. Pero we're working pa na magkaroon kami ng POS na makasabay na kami sa ano, sa trend. Ang importance kasi ng tracking na to is dito namin nililista yung orders and tinatanong din namin yung pangalan ng order para pag ready na, isasabihin mo lang yung pangalan ng nag-order. And also, dito namin tinitignan yung kung ilan yung orders namin per day. By weight naman po yung serving namin, especially sa mga add-on, so wala po kaming dagdag bawas. Ang habol nga po kasi namin is yung maganda yung serving namin, masarap, babalikan, at least madaming order. Parang bumabawi kami doon sa volume ng orders. So hanggat na may maintain namin yung ganitong dami ng orders, nakikita namin na may profit pa rin kami. So hindi kami nagbabawas, hindi kami nag
nag-a-add ng price. Actually, from 2020, never pa po kami nag-adjust ng price kahit na nagkaroon na tayo ng napakaraming price increase. So for the octopus po, may ang puhunan po natin dito is 450 per kilo. Yes po. And then for the bacon, 410 per kilo. Sa cheese naman po, sa benisyoga po, 300 per kilo. Sa cheese po, 130 for half kilo. Sa crab natin, 350 per kilo. And then sa corn naman po natin, nasa 50 per can lang po siya. So kami din po dito sa Takoyaki, sa Shujin, since gusto nga po namin makatulong dun sa mga small businesses na nag-start up pala ng Takoyaki, nagbebenta po kami ng repack lang. Kung magkano lang yung budget mo, halimbawa gusto mo 1/4 lang, 1/2 lang, kaya po namin magbigay. Kayo na rin nag-provide nyo? Yes po, apo. So nag-stock din po kami dito para kung kailangan nyo ng supplies, emergency, or gusto nyo kontian lang, nagbebenta po kami. Retail po. Yes po. Kasi isa sa mga pinaka expensive na raw material namin is yung bonito flakes. Parang nagre-range siya sa 1,000 pesos, 500 grams. Pero yun naman din kasi yung nagbibigay din ng parang authenticity tsaka flavor sa takoyaki. Pag wala yun, parang hindi mo masasabi na kumain ka ng takoyaki. And also, ako kasi pagdating sa food, medyo parang maselan. So, ayoko na yung nastimulan namin na ganito yung brand na ginamit namin. Parang yun na talaga hanggang kahit magtaas siya ng price, yun pa rin kasi ayaw namin na makompromise yung quality tsaka yung lasa ng takoyaki. Kasi yung pinaka-ingredients po, marami siyang cheaper alternative po eh. Pero yung ginagamit pa rin namin, kung ano yung pinaka-premium na available sa market, yun pa rin talaga yung ginagamit. So ito yung magkaka-partner. Octopus and benisyoga, bacon and cheese, crab and corn. At yun din po pala, yung isa sa difference namin doon sa ibang seller, kami niluluto lang namin kung kailan mo orderin. So, hindi kami nagpe-pre-order or nagpe-prepare para doon sa mga orders. So kaya minsan, matatagalan bago ma-prepare yung food. Kasi talagang kung kailan mo lang in-order, doon namin siya lulutuin para sure na fresh siya mabibigay. So para nag-iisip kami ng something unique na mas may improve mo yung takoyaki. Ano ba yung dapat mo yun? So yun, sinacrifice namin yung consumption namin sa gas, mas mapapalaki. Pero mas masusure naman namin na mas masarap naman yung masaserve namin na takoyaki. So yun, itutour namin kayo dito sa pwesto namin. So ito yung pwesto namin na takoyaki. And sa tabi naman namin is yung milk tea business ng kapatid ko, which is yung Mahiwaga Cafe. So kung gusto mo nang makakapartner sa takoyaki, the best ang milk tea ng Mahiwaga. Then, punta na po tayo dun sa dining area, yung chill spot ni Mahiwaga. Tara po! Yan, isa din sa family business namin is yung milk tea shop. So, ang name niya is one-stop tea shop. So, yung mother ko yung nag-ooperate nito. So, business din namin siya. Yan, pasok. And then, ito na po, Mahiwaga Cafe, chill spot. So, kung gusto nyo mag-relax and tumambay with your friends, yeah. Basta may umorder ng milk tea and takoyaki, you can enjoy the place. Hindi ko alam na dito pala yung magiging direksyon. Sana beforehand pa lang kumuha na kami ng business course para mas alam namin kung paano magpatakbo. Kasi ako, chemical engineering graduate ako. Then si Ben, chemist siya. So, wala sa chemistry graduate. So, wala sa line namin talaga yung pagbe-business. Pero, yun, siguro, yun nga, na sana mas inaral. Yun, parang kung given a chance, sana parang business course na lang yung kinuha namin. And also, yung business or yung marketing strategy, sana mas madami pa yung nalalaman namin doon. So, parang mas makapag-expand or mas hatak pa kami ng mga markets. Isa sa pinaka hindi namin
gustong marinig yung mga customer complaints. So pag ganun po na may mga maling orders, ayun yung madalas na pinaka anong nagiging problema natin. So pag ganun po, ako na mismo yung nag-handle. And then parang mini-message ko mismo yung customer na kailangan kung ano yung mga naging problem and then kung ano yung mga dapat namin baguhin and pinapromise namin. Siyempre, kakausapin natin yung crew natin kung paano ba dapat yung pag-handle mo, kung bakit ka nagkamali. Dapat meron kang cost and corrective action para ma-change mo yun. So pag gano'n naman po, ang madalas na ginagawa namin is nag-offer kami ng freebies or nire-replace namin. And then, syempre, pinapakita namin sa customers na i-improve namin dun sa susunod na orders. And then, isa pa sa mga tough na naging problem namin, syempre, yung tao. During pandemic, ang hirap maghanap ng tao. Tapos, syempre, konting ubo lang. Hindi mo na siya pwedeng papasukin. So, talagang dedication din. Kailangan dedicated ka dun sa business na ginagawa mo. Hindi siya pwedeng paghuhugutan mo lang ng extra money mo eh. Kailangan mag-e-effort ka talaga para mapalago mo yung business. Nag-work ako halos 12 hours. 12 hours a day, tapos for 8 years. So talaga nakakapagod kasi parang weekend ka lang pwede. Eh, nung makita namin yung opportunity na mag-business, parang ang sarap lang kasi parang boss mo yung sarili mo eh. Nasa bahay ka lang. Kung gusto mong, hindi kailangan na nandun ka araw-araw, hindi kailangan na nandun ka oras-oras. Hanggat napatakbo mo lang o nagawan mo na system yung pinaka business mo, mag-flow na siya ng maayos, may mapapatakbo mo na siya ng maayos. Hindi gaya nung company na may nag-uuto sa'yo eh. So kahit minsan may mga gawain ka na hindi mo naman gusto pero kailangan mo gawin kasi work mo yun. Dito kung ano yung gusto mo, yun yung magagawa mo. Ang food, yan yung basic na hinahanap ng mga tao eh. Araw-araw, parang gusto mong, parang ano mo siya eh, necessity. Kumbaga, na kailangan mong kumain. And then, yun na parang since yung takoyaki din naman namin is affordable siya, kahit sino pwedeng bumili. So, isa yon. And then, pag non-food naman kasi yung ibinibenta mo, hindi siya mapapanis or hindi siya nasisira. Pero, syempre, at the same time, minsan may time na slow moving siya, minsan may time naman na malakas siya. So hindi ganun consistent yung business. Hindi katulad dito sa business namin na food na nag-average kami ng 60 to 70 orders per day. Yan. Which is parang 6,000 to 7,000 na daily sales mo. Eh pag dun sa mga non-food, for example, yung sa cosmetics nga ganun, once lang na merong may kailangan or may gustong bumili, tsaka lang siya nabebenta. Actually ngayon mas mababa na kasi mas nag-normalize na yun. Pero during pandemic, dun po talaga nag-boom. Maabot kami ng 30 to 40K. So sa ngayon po, nasa 20 to 30K kami. Aman po. So, pero syempre, hindi rin naman kami na, kumbaga kung yan lang yung business mo, hindi rin namin kayang masurvive eh. So kaya meron din kaming work. Na yun talaga yung pinaka main na source namin ng income. Kumbaga hindi po namin siya pinupush through pa ng husto kasi nga priority pa rin namin yung work namin since alam naman namin na sideline lang namin to. And then para hindi din masyadong pagod yung katawan namin. So mag-focus din kami. Parang hinati lang namin. So kailan may time kami dito, may time pa rin kami doon sa work namin. Parang nung nag-start kami, na-expect namin parang makabenta ka lang ng 2K per day, okay na eh. Parang may bumili nga lang, matutuwa na ako eh. Kasi talagang napaka-negative thinker ko kasi. Tapos siya naman yung sobra naman ng positive niya mag-isip. So parang doon na balance eh. Nagulat na lang kami na, grabe, tinangkilik ng tao. Tapos syempre, ang dami ng mga positive feedbacks. Doon kami sobra natutuwa. Kaya kahit sabi ko, kahit konti na lang kita, basta madami lang tayong napapasayang customers, okay na yun. Siyempre, yung future plans, yung pinaka gusto kong mangyari, yung makapagtayo kami sa mall. Kasi during pandemic, marami na nagtatanong sa amin na may mga malls na rin na nag-contact sa amin. Kaso parang hesitant pa kasi may work nga din ako nun sa company. And then ngayon kasi, since work from home naman ako, siguro pag nakapag-ipon ng capital at may magandang opportunity, yun yung sana yung ma-start namin. Message ko lang din sa mga gustong mag-business,
actually, ang tip ko lang sa inyo or ang kailangan nyo lang din is talagang lakas ng loob eh, and then tiwala kay God. Kasi minsan may mga tao rin talaga na meron kang capital pero hindi mo alam kung saan ilalagay. So kailangan mo lang lakasan yung loob mo kung saan mo siya ilalagay na business. Dapat yung business din na paglalagyan mo is yung something na gusto mo, something that you love, hindi yung dahil uso lang or dahil yung ibang tao, ito si ganito, malaki yung kita sa ganyan, so subukan natin. So dapat pag-isipang mabuti, and then dapat yung gagawin mo na yon, mag-focus ka dun muna kung paano mo siya i-improve. And then it will, parang magiging sunod-sunod na lang yung magiging blessings mo after that. Una, kaya takoyaki business talaga yung pinili namin. Kasi kaming dalawa, food lover kami eh. So, mahilig kami sa takoyaki. So, ang ginagawa kasi namin, dati talagang dinadayo pa namin pag nalaman namin, dito masarap yung food, masarap yung takoyaki, try natin. So, nung nabigyan kami ng opportunity na, takoyaki. So, inisip namin na madali lang siyang lutuin, kailangan mo lang ding aralin. And then, hindi mo naman kailangan ng malaking capital para masimulan. So, yun, go na. siya kasi yung side na medyo kuripot or medyo mahigpit sa pera. Tapos ako naman, ako yung pag merong mga wholesale price na ino-offer, kahit medyo mataas yung capital, go tayo. Kunyari, makatipid ka ng 200 pesos for the wholesale, medyo malaki ng bagay yun eh. So, siya medyo natatakot siya or hesitant na, wag muna tayong maglabas, baka mamaya may iba pang paggamitan. Ako naman kasi, yung mga ganung bagay, parang kailangan i-take mo din siya as opportunity na, kahit medyo malaki yung ilalabas mo, pero makaka-discount or meron kang maisisave, kailangan, dun tayo. Kasi syempre, pag wholesale kasi mas may offer mo rin siya sa ibang tao na mas mababang price. Pag ano po, palalo pag Thursday, weekdays, weekends, and then pag peak hours po, talagang lagi din siya puno. Kasi ilang tables din po ito. Kasi nga po yung mga students, dito sila nag-study. Wala naman pong time limit eh. Parang kung hanggang kailan mo gusto mag-stay. So, dito naman sa Mahiwaga Cafe, chill spot, ang pinaka ino-offer nila is yung coffee. Coffee naman. So, yan. Yung mga specialty coffee. So, pag dito ka, magda-dine-in, pwede ka rin order ng takoyaki. Tapos, yung mga staff na, ipapasa na yung orders to. Tapos, isa-serve na lang dito. So please come and visit us here in Shujin Takoyaki. Ang location po namin is Barangay 173, North Caloocan. In front lang po kami ng UCC. You can contact us po in our Facebook page, Shujin Takoyaki, North Caloocan. And you can call us on 0905-221-9098. Meron din po kami mga binibentang Shujin Takoyaki supplies. All Takoyaki supplies po sinusupply namin. And then, gusto niyo po mag-open up ng business, Takoyaki business, open din po kami for franchise.